De delegasyon ni SI, sanggup na sa Panginoon ano, kasi maraming maraming na salamat pag naimbagaman ninyo amin ako. Ako ay magpapasalamat muna sa inyong napakainip na salubong na ibinigay sa akin. Galing lang kami sa Alaminos at si Mayor Art naman ang naging host namin. At talagang sabi ko, hindi na siguro palagay ko, hindi na mapapantay ang pagsalubong sa atin nung sa Alaminos. Hanggang tumating ako dito, nandito na para lang kayo lahat. Lahat na ating mga leaders ng First District nandito. Maraming salamat sa inyong pagdating. At ako ay umiikot-ikot at sinasabi ko nga, pagka nararamdaman ko ulit ang salubong na ipinibigay sa akin sa iba't ibang lugar, sinimulan po natin noong last week ay yung aming proclamation ni Senator Miriam ay doon kami sa bata. Siyempre, sa mag-start kami doon sa Agustia's hometown. Hanggang kung bumaba ng Ilong Usur, pumunta pa kami hanggang umabot kami hanggang Bangkid, tapos La Union. Ngayon, noong isang araw, nandito naman kami sa Pangasinan. Ngayon, bumalik ulit. At talagang pagka bumababa ko, nandoon ako sa Ilocos North, Ilocos Sur, pati na sa Region 2, Region 1, Region 3. Eh, sabi ko na, lagi ko napapanggit, sabi ko na, totoo pala yung kasabihan na sinasabi nila noon, ang kasabihan na there is no place like home. Maraming maraming salamat. Nasa lupon. At bukod pa ron, ay parang nararamdaman ko ulit yung isang bagay na matagal kong hindi na nakikita, nararamdaman at nababalitaan na hindi lamang dito sa atin, kung hindi sa buong Pilipinas, ay nakikita ko mukhang buhay at solid na solid ang Solid North ulit. Kaya't mabuti yan, may pagkakasya isa na tayo ng Amerikano dahil napakita natin na tayo ay natutulungan. Alam niyo po, ito na meron akong konting report para sa ating mga barangay officials, hindi lamang sa mga chairman, kung hindi, at galing doon sa Alaminos, ang kaharap naman namin ay mga barangay headworkers, mga PHW. At ito ay nasabi ko sa kanila, kaya siguro mabuti ang ating mga chairman, masabihan ko rin. Ako ang chairman ng Committee on Local Government sa Senado. At ito ay nangyari dahil nung ako'y naging senador, sinabi ko kay Senator, Senate President Enrile, kay Cabo, nung sabi ko, pagka magbibigay ka ng mga committee chairmanship, ihihingi ko na ibigay sa akin ang Committee on Local Government. Dahil para sa akin, sinasabi ko, kailangan na may magandang boses, may malakas na boses ang local government sa national government. Dahil sa akin pa lang, kung minsan nakakalimutan ng ating mga national officials kung ano ba talaga, kung gamang kahalaga, gamang kaimportante ang trabaho ng local government officials. Dahil ko nang pinapaalala sa kanila eh, kung walang local government, kahit anong ganda ng programa ninyo, kahit anong ganda ng inyong mga plano, ay hindi mararamdaman ng taong bayan niyan pag hindi kayo trinabaho ng mga local government officials, lalong-lalo na hanggang sa barangay. Kaya kailangan kilalanin ninyo ang mga lalo ng barangay officials. Sabi ko kuminsan, sa aking pananaw, baliktad ang patakbo natin kuminsan sa gobyerno. Bakit tayo nasa national ka na inuutusan mo yung panayla ang utos sa local government? Eh, tapos sa kanila, hindi dapat ganyan dahil hindi mo alam yung sitwasyon nila sa kanilang lugar. Silang nakakaalam, silang magsasabi sa'yo kung ano ang mga problema, kung ano ang mga pangangailangan, kung ano ang kakulangan ng servisyo ng pamahalaan. At sabi ko naman, huwag naman kayong mag-alala. Kasi kadalasan, hindi lang naman problema ang dinadala, kung hindi pati na solusyon. Sasabihin, eh, kaya na dahil silang nakakaalam. Kaya, para lagi kong pinapaalala sa aking mga kapwa senador, sa lahat ng mga matataas na official sa national government,
sinasabi ko, bumaba kayo, huwag kayo na yung nakagulo dyan sa mga opisina ninyo, kausapin nyo yung mga barangay chairman, yung mga barangay official, hanggang yung mga barangay volunteers, at sila ang magsasabi sa inyo kung ano ang katotohanan dyan sa baba. At sinasabi, kasi tayo, sabi ko, kahit mga senador, kausap natin, kapwa senador, mga matatas na official, sabi ko, yung local government, kausap nila tao mismo, araw-araw nakaharap sa tao yan. Kaya hindi pwede mambola yan. Dahil pagka sinabi, nangako kayo, sabi ko, God, ito problema. Chap, kami na, ito problema namin. Pagka sinabi niyo, oh sige, ganito ang gagawin natin. Eh pagka nakalipas na yung isang buwan, alam mo na, sabi ko, kami na, ano nangyari doon sa panago ninyo? Eh harap na lang, kitang-kita ng mga tao kung anong tangan na kayo ba ay nag-perform, kayo ba ay nanganako lang. Eh kaya hindi po, sabi ko, kailangan mo, yan ang talagang nakaharap sa tao, kaya yan ang dapat natin pakinggan. Kaya sinabi ko, yan ang aking gagawin bilang senador. Isa sa aking magiging trabaho ay bibigyan nga ng boses ang ating local government. Kaya noong 2011 pa lang, dumapit na sa akin yung namumuno ng Liga ng Barangay ng Pilipinas. At sinasabi, una-una, na kailangan natin palit. Unang pinag-usapan ay ang pag-postpone ng tahanan. 2011 pa ito, ha? 2011, sabi, pwede ba i-postpone natin? Ba, dahil gusto namin pag-aralan pati ang pagpalit ng terms, ng termino, ng barangay captain. Ikaw, anong proposal nyo? Ang proposal na binigay sa akin na dadalhin ko sa national government ay 5 years ang termino ng national barangay captain, tapos 3 terms ang limit. O sige, ako, sige, nasubukan natin. Sumulat ko rin ako sa DLG at nagtanong ako, kayo ba isang ayon dito sa proposal namin? Kaya kanila, pwede yan, pwede 5 years, pero gawin natin 2 terms. O sabi ko sa liga, o sige, simulan natin sa ganun. Okay. Hindi ginawa ko, nagsinimulan na namin ang proseso. Pero habang naghihiring kami para dito sa pag-postpone, ay merong pronouncement, may statement na nanggaling sa palasyo, walang postponement ng barangay election. Eh, nagkakaintindihan na tayo. Ay, binago daw ni Presidente at hindi na pwede. So, walang postponement. Kaya hindi na postpone yung barangay election noon, 2000, pagkatapos ng election namin, 2010, yung sa Ubya dapat, na-postpone, hindi na-postpone. Eh, in fact, mabuti nga, gusto nga nilang gawin, isynchronize pa yung barangay election. Sabi ko, napakulito na masyado niyan, at mano-mano yung barangay, automated yung iba. Kaya hindi lang at least na iba na nasa parehong lugar. Ngayon, hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin ang lapit sa akin ng liga. At sinasabi, kailangan natin balikan dahil hinihingi ng ating mga chairman. Hinihingi ng ating mga chairman talaga na magpag-postpone. At balitan natin yung termino. Eh, dahil sabi ko, madali naman siguro yung may paliwanag. Dahil sa kakapostpone ng halalan ng barangay officials, parang naging 5 years na rin ang appellate. Na yung termino, kung makuha natin yung 2 terms, madali ko, papayag na ako, pero yung 3 terms sana gusto natin. Pero di ba, siyempre magpo-compromise din tayo. In any case, dahil kahit na hindi na pumayag yung palasyo nung nakaraan, ang ginawa namin, yung ating mga kasamahan, nakasama na si Congressman na Congress, di ko na bati yung aking pinsan, nakakaya mo na siya. Okay lang ako. Okay lang. Yan ang problema eh, kasi nung bata kami, binubuli ko yan eh, kaya hindi ko na bati. Parang binubuli ko lang ulitin, anak ko, binubuli ko pa rin. Pero hindi ko na kaya yung buli ko yan, laki nakatawan eh. Natatakot na ako sa kanya, kaya na ako buhati. But in any case, kasama si Congressman Martin, siyang silang gumagalaw sa House of Representatives na nagsunog ng isang bill na i-postpone sa darating na sa Oktubre yung barangay elections. Ngayon, ang gagawin ko, pag na-approve na
sa House of Representatives, may ilang araw pa naman ng session. Ang gagawin ko, kapag napasa na sa House of Representatives, hindi ko na pa ipagdidipapat ang magpapahiring ako siguro isa lang sandali lang, i-adapt ko na para mapasa na kaagad, para umabot dito sa Kongreso nito, para ma-postpone ang magpanagay direction dito sa Kongreso. Kung pumayag na lang ako. Ang dahilan kung bakit natin gagawin yun ay sinasabi kong dahilan, kailangan namin pag-aralan ng mabuti yung bagong terms, bagong termino ng barangay official at saka yung term limits. Kung maalala ninyo, ganyan din ang ginawa natin nung SK. Diba, pinuspon namin yung SK election at sabi namin, doon, ngayon, habang napopuspon, dahil ina-abolish ang iba, habang pinopuspon, ay ang gagawin natin ay pag-aaralan natin kung ano yung mga sinasabing pagkahinaan, pagkukulang ng SK. Kaya naman, nagkaroon na tayo ng SK Reform Bill at yung SK Reform Bill naging batas na sa darating na Oktubre, pagkakalala, iba na ang sistema. Para malaman din ninyo, ang pinangarap siguro, kailan nyo sa SK, unang-una, nagbago na ang edad. Hindi na ang consent na lang. Ang tawag namin katipunan ng kabataan, lahat ng boboto para sa SK officials, 30 years old and below. 30 years old and below. Ito din ang reaction ng unan. Nung unan namin sinabi na, sabi sa'yo, hindi naman kabataan yung 30 anos. Matakanda na yan. Pero, nung pinag-aralan namin, layo mo na ibang bansa, 30 years old, meron pang 35, sa Malaysia, 35. Youth. Ang United Nations hanggang 30. Sabi ko, tama rin naman. Kasi, isa sa sinasabi nila na SK, karamihan na nasa eskwela pa. Hindi naman natin sila pwedeng sabihan na kung magkaka ang SK mo na sila. So, para naman matapos pangalawa, hindi pa minundated pa. Hindi pa nakakapirma ng dokumento. Hindi pa sila pwede sa ganun. So, kaya tayo sabi namin, tapos sabi ko, meron pa marami namang tumutulong na nabis na sa 18 years old. Marami namang tumutulong sa kapatao. Isa pa na natin. Kaya hanggang 30 years old. Pangalawa, ito. Magiging medyo apektado ang ating mga barangay chairman at mga barangay officials at lahat ng ibang elected officials. Meron sa bagong SK Reform Bill, isang provision na napakabagsik na anti-dynasty. Dahil, isa sa pinagsasabi, sabi ko na, tumatakbo lang naman sa SK yung mga anak ng mga opisyal. Anak ng mga chairman, anak ng mga mayor, anak ng mga kusino sa mga opisyal. Kaya, nandiyan na hindi makapasapasa yung anti-dynasty. Tanong natin kay Congressman Romualdez kung bakit hanggang ngayon eh. Kaya hindi pa mapasapasa yung anti-dynasty sa Kongreso. Kaya lang pinatakbo yung kasama. Pero, ang linagay namin, napakabagsik na provision. Walang anak ng elected official na maaaring tumakbo sa SK sa jurisdiction kung nasaan meron siyang ama o ina o second degree of consanguinity na nakupo. Para naman yung mga iba ay pwede natin parang. Meron pa rin po nga bago, may punto kami tinayo para yung SK may gagamitin. Meron kami nga yung training program pinatibay natin para mas naiintindihan nila. Ganun ang ginawa natin sa SK. Ganun ngayon ang plano natin gawin sa para sa mga barangay, elected barangay officials. At i-postpone na muna natin, postpone na muna natin ang halalan, at pagkatapos nun, habang nag-aantay tayo sa susunod na halalan, ay pag-aralan natin yung bagong terms. O yan, nag-iisip na kayo, sino yung pagkatapos nila dito yun? Ang daming magaling na Pilipino, maraming magaling na kapasakabataan na talagang na mahuhusay ang talagang handa ng tumulong. Kaya bigyan naman natin sila ng chance at
masasabi natin, lahat na pinagbigyan natin, hindi lamang yun, ay mas marami tayong naihahanda para sa panahon pag sinataan yung mga nakapagpo. In every case, hindi lang yan ang aking i-report. Di, ayan, inaantay ngayon natin, naka-recess kami ngayon, matatapos ng halalan, babalik pa kami. Meron pa kami konting session, pagkatapos ng halalan, i-hearing ko natin ito para sa session na pwede natin ilabas. Baka sakaling may hapon pa ang postponement na meron pang isang batas na nais kong ipalaman sa inyo. Ito ang batas na ipinila ko noong 2011 pa, hindi napasa. Ngunit pinag noong 2013, pagkatapos nung nahalala ng bagong kongreso, pinay ko ulit. Ito ang tinatawag na Barangay Retirement Benefits Bill. Ito ang retirement para sa ating mga barangay official, pati na rin sa mga volunteers, kasama yung mga lupunta ng pamayapa, kasama ang daycare, kasama ang barangay health workers. Ganito ginawa natin. Alam naman ninyo na ang katian ng IRA, 60% sa national government, 40% sa lokal. Ang ginagawa na, ang ginawa natin para dito sa barangay benefits, barangay retirement benefits, ay kumuha tayo ng 1% doon sa 60% na share ng national government. Kulang-kulang, umabot ito ng mga 5.2, 5.3 billion, depende sa koneksyon. Ngayon, anong gagawin doon sa pondong yan? Yung pondong yan, yan ang gagamitin para magbigay ng benepisyo para sa mga nakakompleto na ng 3 terms at nagre-retire na na barangay official. Ang sisimula, yung pinakamataas para sa barangay chairman, 1,000 after retire. Hanggang sa barangay volunteers, siyempre, pababa ng pababa, pero hanggang sa barangay volunteers, pati yung mga volunteers, mabibigyan ng 50,000 kapag nakapag-retire sila. Ngayon, hindi natapos yung batas na yan nung nakalang kongreso. Pero isinunod ulit at noong November ay napasa na for third reading sa Senado. Natapos ko na sa Senado. Kaya ang kailangan na lang natin, hintayin na lang natin ang pagpirma at gawing batas. Ito, hintayin natin ang House version, pagsasama natin, sana mapirmahan bago matapos ito. Ang advice ko sa inyo na, dahil alam naman ng lahat ng kandidato, mula Pangulo hanggang sa lokal, alam ng lahat ng kandidato na ang maaasahan na pangako sa pag-deliver ng boto ay ang pangako na nanggagaling sa mga barangay official, mga barangay chairman lalo. Alam namin lahat yan, pag sinabi ng barangay chairman panalo ka rito, panalo ka talaga doon. Kaya, andito lang tayo sa kampanya. Panapit na tayo sa halalan. Pagka may mga lumalapit sa inyo na yung congress mo naman ito, walang problema, very supportive talaga siya. Pero yung iba na lumalapit sa inyo, na humihingi ng tulong sa inyo, sabihin mo naman, hindi naman siguro mabigat na kapalit na tulungan naman ninyo kami doon na gawing bakas yung barangay retirement benefits bill. Diba? Kailan pa lalo ng mga barangay officials, pwede mo, imbis na sinasabihan, tayo nagsasabi sa kanila kung anong kailangan natin para sila itulungan sa darating na halalan. Kaya sa palagay ko, kaya-kaya na natin gawin yan na ipilit yung panukalang batas na yan. At sa palagay ko, para naman, ito bilang pagkikilala naman sa ating mga barangay official, dahil kayo, hindi kayo qualified sa GSIS, dahil hindi kayo tumatanggap ng sahod, at kayo ay tumatanggap lamang ng honorario. Lalo-lalo na yung mga volunteers, buti lang meron marami tayong chief executive, marami tayong local executive na nagpapaganda ng tulong. Pero bukod pa nun, siguro sabi ko, kailangan dagdagan natin pagkakilala sa trabaho na ginagawa, kuminsan yung mga
mga pinapagawa namin sa inyo, nalalagay kayo sa alam namin kung ano-ano na delikadong sitwasyon kayo napapasok. Yan yung isa pa, isa lang yun. At yun na nga, araw-araw kayong nagtatrabaho, hindi wala naman ulit, wala namang weekend pagka local official. At talaga, yan na yung aking ang paniniwala, kung hindi sa inyo, kung hindi sa barangay, ay kahit gano'ng kaganda ang ginagawa sa national government, hindi iaabot dito sa ating mga kababayan. Kaya tayo dapat naman, ang national government, ikinalanin ang inyong kontribusyon, ang inyong tulong, kung gano'ng alaga ang inyong trabaho, para naman mabigyan kayo ng konting benepisyo kapag kayo nakapag-retire. Simula pa lang yan. Ang nilalakad ngayon natin, maalala ninyo sa local government ko, meron sinasabi na lahat ng pamilya ng barangay official may health insurance. Hindi pa natupad yun. Wala, 21 years na yung local government code. Hindi pa natupad. Ang laging sinasabi nung ng PhilHealth, wala silang pondo. Ngayon, malaki na ang pondo nila. Dahil nga sa sinta, sa tubato, sa alak, lumaki yung kanilang pondo. Kaya sinasabi ko, panahon na na-implement na natin na magbigay na tayo. So, sa pinag-aaralan na rin nila at itutulak natin yan para maging totoo na yung family-based na health insurance para sa lahat ng barangay official. So, lahat yan, meron pang isa sa local government code, scholarship. Di ba sinasabi ang barangay official, bibigyan na scholarship yung anak. Tinanong namin sa DLG kung paano pwedeng implementin ito dahil itanong kong taon na lapis na sa dalawang kong taon na nakalagay dyan sa local government ko, hindi pa natin nagagawa. Kaya po dapat nasa patas yan eh. Hindi natin natutupad yung ating pinangako. Ang sabi sa akin, may konting problema lang dahil ang bawat pamilya ng barangay official ay iba-iba. Ngayon, hindi lang naman pare-pareho na dalawang anak, tatlong anak, mapapano gagawin, bibigyan lang yung isa, bibigyan lang yung dalawang na scholarship, pagka marami na masyado na mabigat na yung sa funding. Kaya pinag-aaralan ka namin na mabuti kung paano gagawin. At pinulong pa sa atin ng isang official ng LLD. At saka sabi niya, Senator, hindi lang problema yun dahil yung mga barangay chairman natin ang gagaling lahat. May number one, pero may number two din. May number three din. Anong gagawin natin ito? Sabi ko sa kanon na ito. Huwag na natin mo ito sa atin na. Ayusin na muna natin yung health insurance. At ay, nakakausapin ko lang na ito sa barangay chairman. Pakabayin na sila. Para hindi na yung pa-implement na yung scholarship ng mga bansa. So, meron lang mga magiging trabaho bilang chairman ng local government. Lahat ng mga issue na dinadala ninyo, dinadala ko sa Senado at nagpapatulong tayo sa ating mga kaibigan sa House. Kaya kaya ako tumakbo bilang Vice President. Dahil sinasabi ko yung batas dito sa Pilipinas, sapat na. There are enough laws dito sa Pilipinas. Ang kulang yung implementation. At sabi ko siguro gusto ko sanang bumalik sa executive. Gusto ko sanang bumalik sa executive, pero sabi ko, pag tumakbo ang pamuno, masyadong masikip. At masyadong magulo ngayon ang politika. So sabi ko, mag-vice ko na, tignan natin kung marami naman siguro magagawa ang vice. Dahil ang vice president, hindi kagaya sa ibang dito sa Pilipinas, hindi kagaya sa ibang lugar. Sa ibang lugar, ang kanilang ginagawa, ang binoto mo yung presidente, kasama na yung vice president doon. Kahit na kailangan nito binoboto ng vice. Basta kung mabayo mo yung presidente, kasama na yung vice. Dito hindi. Himalay. Kaya kahit ang vice president may sariling mandato na nanggaling sa tao. Kaya sa aking palagay, mas malaking magagawa, mas marami pa rin ang magagawa ng isang vice presidente. Kaya magtumakbo para makabalik. Para nasanay kasi ako sa executive na may ginagawa at may pinagsip yung ating mga project, may pinagsimulan, merong katapusan at maliwanag na maliwanag ang produkto at ang resulta ng trabaho mo, kagaya ninyo, na
ating natutunan. Meron pagbabago, meron mga buhay ng ating mga kababayan na pinagbabago. Pero kahit saan ako ilagay, sa gobyerno, kahit hindi naman ako mag-retire, pamatagal pa siguro ako mag-retire, ay basta ako'y nasa servisyo publiko, maasahan ninyo na may boses kayo. Kayo mga local, mga barangay officials, mga local government officials, hindi na siguro mawawala sa akin dahil ang dugo ko nasa local government talaga. At dyan ko talaga nakikita ang pag-asa. Sa aking palagay, walang mangyayari sa atin kung hindi maganda ang pag-partnership ng national government at saka local government. Sa ngayon, ay nakakalungkot, nakikita ko na kung minsan may pag-iisip ang nating national government na sinasabi, sila lang ang pwedeng tumulong. Sila lang ang marunong gumawa ng proyekto ng programa. Ay sabi ko, hindi totoo yan. Dahil kahit na ang mga local government, may mga problema yan na pare-pareho, bawat isa niya nakakaiba sa bawat isa. Dahil iba-iba talaga ang sitwasyon. At walang nakakaalam dyan na mas detalyado, na mas kompleto, kung hindi ang ating local government officials. Kaya lagi kong ipinaglalaban ang local government officials na mabigyan ng tulong, mabigyan ng... Kaya maraming beses nangyayari sa amin, magagawa may proposal, siyempre pupunta sa local government. Dapat ang ating mga local government units magkaroon ng bagong opisina ng ganito ganyan, kung ano ang dinadagdag na function. Wala na naman, sabi ko, wala na naman pondo yan, wala na naman training yan. E paano nila gagawin? Tapos pag hindi nila magawa, sisisihin nyo sila. Sabi ko, mag-isip-isip kayo kung ano yung sitwasyon. Ang problema, marami sa national government, dito man sa local government, hindi nila alam yung patakbo. Kaya kung ano-ano mga naiisip nila, maganda sa papel. Pero sa totoo, hindi talaga po pwede. Kaya yan ang aking laging ipinapaliwanag, lagi kong pinapaalam sa kanila na kailan ang dapat. Kaya nakakalungkot na nakita ko na ang national government sa ngayon, hanggat maaari, kinukuha ang pondo. Kung may pondo, halimbawa, pwedeng pumunta sa mayor, pwedeng pumunta sa barangay, o pwedeng pumunta sa national, lagi pumunta sa national. Yung isang nakikipin, paano ka naman nakalinig? Pebrero pa lang, Marso pa lang, savings na. E paano kung malalaman na tapos na yung project o hindi matutuloy yung project ng Pebrero, isa pa lang, kaka-release lang, kaka-bid pa lang. Kaya kuminsan, nalulungkot ako dahil sinasabi ko hindi na iniisip na ang magiging pundasyon ng ating pamahalaan, ang magiging pundasyon ng ating pagdadala ng servisyo para sa local government. Kaya kasama ninyo, kahit saan ako mapadpad sa gobyerno, kahit saan ako na, kahit na nasa labas na ako ng gobyerno, ay asahan ninyo, lagi kong ipaglalaban ang ating mga opisyalis sa barangay level, sa local government unit, dahil sa aking pag-apat nakikita, ito talaga ang magiging pag-asa ng sambayan ng Pilipino para sa ating progreso, para sa ating pagbabago, para sa pagpaganda ng ating bansa. Ang aking nagiging advokasya ay pag-iikot ko ay ang pagkakaisa. Ang nakikita ko nagiging problema ngayon ay yung ating mga naging leader sa nakaraang taon. Ang kanilang ginagawa, imbis na kinukupkup at pinagsasama-sama ang mga angkap ng mga Pilipino, ay tayo pinag-aaway-aaway, pinag-ihiwa-hiwalay. At sinasabi kami nandito sa partido namin, kayo sa partido ninyo, hindi tayo pwede magsama. Dapat kapag natapos na ang eleksyon, dapat kumalik tayo sa serbisyo publiko, isang tabi na muna natin ang politika, pagtulong at paglingkod sa ating mga kababayan. Kaya nakakatuwa na makita na pag pumupunta ko rito sa Norte, ay maganda makita na yung solid North na yan, ay sabi ko, kung meron talaga tayo may pakita na solid North, yan ang gawin natin na halimbawa na ipakita natin sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na sinasabi, ito, mas dito, magsisimula ang pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Dahil ito ang tanging paraan para maramdaman ulit ng sambayanan ang progreso, ang progresibong bukas, ang magandang kinabukasan. Ito ang hapon sa atin ng ating mga anak. Ito ang hapon sa atin ng ating kinabukasan.
na sana naman na tayo, pagka tayo ay lumipas at yung mga kabataan, sila naman ngayon ang namumuhay. Sila na ngayon ang mga nakaupo sa posisyon na inuupuan natin ngayon. Na sila naman ay ang maiiwan sa kanilang Pilipinas ay isang lipunan na magkakaisa, na nagmamahalan, na nagtutulungan, na hindi iniisip kung saan ka galing. Eh, meron dyan Ilocano, meron dyan Tagalog, meron dyan Bicolano, Bisaya, malay. Pero marami tayong pinanggalingan, pero huwag natin kakalimutan na tayo ang punot-dulot itong lahat. Tayo ay Pilipino. Kahit sa lahat ng problemang hinahanap ng ating bansa, hindi kayang mawala, hindi kayang bigyan ng solusyon yung mga problema yan ng isang tao. Hindi kayang gawin, ayusin yung mga problema yan ng isang partido, ng isang ahensya ng pamahalaan. Kailangan lahat ng sektor ng lipunan ay nagmamahalan, kapit-pisig, nagtutulungan. Yan ang aking hangarin. Yan ang aking pangarap. Yan ang aking naisip. Simulan natin yung kilusan ng pagkakaisa dito sa Solid Door. Ipakita natin na kaya ng Pilipino na magkaisa muli, na magsama-sama muli para sa ating magandang kinabukasan. Yan ang ating inaasahan sa tulong ninyo. Sa suporta ninyo, itong ating layunin, itong ating ipinapangarap ay ating maaabot at gagawing katotohanan. Diyos kaya hindi na, na-impact na ulit.